Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kasalukuyan po tayong sasaksi sa isang maginoo at magkaibigang pag-uusap na gagampanan po ng panig ng Seventh-day Adventist at sa panig po ng member ano nga ba yun? Member of Church of God United. Universal. Ay, Universal. I'm sorry. Okay. Ang tumatayo po bilang apermatibo ay ang kapatid na Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At ang tumatayo naman bilang negatibo ay ang kapatid na Samuel Tahuda ng Member of Church of God Universe. Ang paksa po na kanilang pag-uusapan, patutunayan ng panig ng Seventh-day Adventist na ang anak ay kapantay ng ama sa kalagayang Diyos. Ang pag-uusap po nito ay titindigan ng dalawang panig. Sa unang tindig, tatayo po ang apermatibo ng 15 minuto. Pagkatapos po ay i-cross-examine po siya ng 10 minuto ng negatibo. Pagkatapos po noon, ang negatibo naman ang siyang tatayo ng 15 minuto at i-cross-examine siya ng 10 minuto. Sa ikalawang tindig ay mayroong 15 minuto para sa rebuttal ang affirmative, 10 minuto sa cross-examination. Pagkatapos po niyan, tatayo naman ang rebuttal o ang negative sa rebuttal ng 15 minutes. 10 minuto ang kanyang ang gugugulin para sa cross-examination. Pagkatapos po ng dalawang tindigan ay dadako tayo sa konklusyon na taglilimang minuto. Ang una pong magbibigay ng konklusyon ay ang negatibo. Pagkatapos susundan po ito ng apermatibo. Papaalala ko lamang po mga kapatid ang ating magiging daloy. Una, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag nang hindi lalampas ng 15 segundo. Ikalawa, kung walang sagot sa categorical, automatic next question without explanation. Ikatlo, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Pang-apat, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negatibo. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit na ano, inilatag man o hindi inilatag. Panglima, ang debater ay makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator at may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o dadagdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-anim, out of the topic are not accepted. Pang-pito, no side comments. Pang-walo, no unpro attitude. Pang-siyam, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating isasagawa. Ipinakikilala ko rin po ang tatayo bilang moderator, ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Fernando B. Camacho Jr., at ang atin pong tumatayo bilang tagapag-ingat ng oras,
si Brother Romel Rosales. Ngayon po ay ikapito ng July, 20 at 20 araw ng Martes. Ang oras po, ganap na alas 2:09 sa akin pong relo ng umaga. Okay po, so bago po sumapit ang 15 minuto ng pagtatayo, ang ating timekeeper ay magbibigay po ng warning pagka nasa 2 minuto na at nasa 1 minuto. Okay, so atin na pong sisimulan ang atin pong magiging pag-uusap. Ibinibigay na po natin ang 15 minuto sa panig po ng apermatibo kay kapatid na Denmar Santiago. Okay, magandang umaga sa ating lahat na nakikinig at sumusubaybay sa ating pag-uusap ngayong umagang ito. Unang-una ay pinapasalamatan natin ng Panginoon dahil sa pagkakataong ito. Bagamat ay umaga na, ay napagbigyan tayo ng ating kaibigan na patunayan ang ating aral at papag-aralan o maibahagi natin sa kanya ang tunay na itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, bago po ako magpasimula, ay aking itinatagubilin na kung anuman ang aking sabihin o ipahayag sa pag-uusap na ito ay walang kinalaman o kaugnayan ang administrasyon o pamamahala o leader ng Seventh-day Adventist maging ang aming kinaanibang iglesia sa aking itindigan. Ito ay yung mga kaalaman ko lamang na aking napag-aralan o natutuhan sa loob ng iglesyang ito. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid ay dadako na tayo sa ating gagawing pagpapatibay sa ating tinatayuang paksa na ang Diyos Anak ay kapantay ng Diyos Ama sa kalagayang Diyos. Ngayon mga kaibigan ay kakaibang usapan. Sapagkat mayroong mga pananampalataya na naniniwala na si Kristo ay tao lamang, mayroon naman nagsasabi na si Kristo ay hindi naman totoong tao o nag-exist. Ngayon naman ay mayroon tayong kaibigan na ang kanyang paniniwala ay bagamat Diyos ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi sila pantay ng Ama. Ito po ang ating tinututulan sa pagkakataong ito. At aking ititindig ang aral ng Biblia na itinuturo ng mga apostol, ng mga propeta at maging ng Panginoong Jesucristo na siya mismo ay nagpakilala sa kanyang sarili na siya ay kapantay ng Diyos Ama. Ngayon, ito po ang unang talata na aking paglilingkod sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na mababasa sa Hebreo, Kapitulo 1, Versikulo 3. Ganito ang sinasabi. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Kitang-kita niyo po mga kaibigan at mga kapatid. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa talata ng Biblia, kung ano ang Diyos Ama, ay gayon din ang anak. Ito po ay isang tuwirang talata na ating mababasa na nagpapatotoo sa pagkapantay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Sinasabi, kung ano ang Diyos Ama, ay gayon din ang Diyos Anak. So, maliwanag na ang katangian ng Diyos Ama na mayroon ay mayroon din ang anak. No? So, ano ang katangian ng Ama na mayroon ang anak? Una po nating babasahin, ito pong nasa Apokalipsis sa talatang 1, versikulo ay 8. Ganito po ang ating mababasa.
Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, ang nakaraan at ang darating. Sino po ang Alpha at Omega na Panginoong Diyos na nagpapakilala na siya ay makapangyarihan sa lahat? Babasahin po natin sa Kapitulo 22, ang talata po ay 13 hanggang patuloy. Ang sabi po ay ganito. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Sino po ang Alpha Omega? Ang Alpha at ang Omega ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tunay ba na ang Ama ay makapangyarihan sa lahat? Babasahin po natin ang isang talata sa Biblia. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan sa lahat, gayon din ba ang Ama? Ito po. Ang sabi dito sa Genesis 17 ang versikulo ay 1, nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sino ba ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac? Walang iba po kundi ang Diyos Ama na pinatutunayan sa gawa 3:13 na ating mababasa. Ito po sinasabi, gawa 3:13. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato gayong ipinasyanan nito na napalayain siya. Ayan, maliwanag po sa talata ng Biblia na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac ay yung Ama ni Jesus. So, ang Diyos na ito ay makapangyarihan. Gayun din ang Anak. So, sa kapangyarihan sila ay magkapantay. Sa ang bagay pa po sila makapangyarihan? Kaysan pa po sila bagay na magkapantay? Sa pag-iral po, mga kaibigan. Ito po ang ating mababasa sa Awit 90, ang versikulo ay 2. 90 ay 2, ganito ang sinasabi. Bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha mo ang lupa at ang sanlibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Maliwanag po dyan ang tinutukoy ni David na ang Diyos ay walang hanggan. Hindi naman po tututulan ng ating kaibigan na ang Ama ay walang hanggan. Ang Anak po ba ay walang hanggan din? Ito po sinasabi ng Mikas 5:2. Pakinggan po natin. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ilalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sa makatawid, ang Ama at ang Anak ay parehong walang hanggan. Pantay po sila doon sa pagiging walang hanggan. Saan pa pong bagay sila magkapantay? Sila po ay parehong manlilikha. Ulitin po natin, sila po ay parehong manlilikha. Ito po ang ating mababasa sa Unang Korinto, Kapitulo 8, ang versikulo ay 6. Ganito ang ating mababasa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya, si Kristo yan, ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. So ang mga bagay ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo batay sa talatang ito. Gayun din ang Ama. Siya ay manlilikha. No? Sa Juan 1:3 pa, sinasabi,
Juan 1:3. Ang sabi dyan ay ganito. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa makatawid, paano mo gagawin ang isang bagay kung wala yung gumawa? So, maliwanag po yan, no? Sa Juan 1:3, ang Panginoon ay existed at umiiral na sa panahon noon ng paglalang at sila ay magkapantay ng Ama sa pagiging manlilikha sa kalagayang Diyos. Ayan po ah, liwanag po yan. Ngayon, saan pa po silang magkapantay na bagay? Magkapantay po sila doon sa kaalaman. Kasi ang Panginoon ay lahat ng bagay ay kanyang nalalaman. Pabasahin po natin ang isang talata. Dito po sa Juan 21:17. Ganito po ang ating mababasa. Iniibig mo baga ako? At sinabi niya ni Pedro sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, paani mo ang aking mga tupa? Yan. Sinabi ni Apostol Pedro na ang Panginoon nating Diyos sa Jesus Kristo ay nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Gayon din ang Ama. Hindi naman iyon tututulan ng ating kaibigan. Ano? Ano po? Ano pa ang ating pagpapatunay na sila ay pantay sa kanilang kalikasang pagka-Diyos? Ito po ang ating mababasa sa Hebreo 1:8-7. Ating pumbasahin, Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang yun luklukan o Diyos. Kung ating matatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoong Kristo nung siya ay nasa lupa bilang tao, ay siya ay may kinikilalang Diyos. Pero sa kalagayang Diyos, wala siyang kinikilalang ibang Diyos liban sa Kanya. No? Pero, sa pagkakataong ito, ang Ama, kinikilala niya ang anak bilang Diyos. No? So, pareho sila. Nung ang anak ay nagkatawang tao, kinikilala niya ang Ama bilang Diyos. Gayun din ang Ama, kinikilala niya ang anak bilang Diyos. Tuloy po natin ang talata. Ang sabi, at ikaw, Panginoon, yung ikaw dito, ay yung anak pa rin. At ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sa makatawid, mga kaibigan, ay pantay sila sa pagiging manlilikha at sa pagiging Diyos kasi pareho nilang kinikilalang Diyos ang bawat isa. Walang nakakataas, walang nakakababa. Ngayon, saan pa po sila pantay? Pantay sila sa pagkakaroon o tawag dito, sila ay pantay sa pagkakaroon ng kaluwalhatian. Yan. Pantay din sila. 2 minutes. Last 2 minutes. Opo. Opo. Pantay sila na sinasamba. No? Walang nakakaungos sa bawat isa. Ngayon, naunawaan na natin na sa lahat ng aspeto ng katangian ng pagka-Diyos ay mayroon ang anak kung ano ang mayroon sa ama. Kung gayon, yung ibang aral na malamang ay maririnig natin sa ating kausap, ito ba ay dapat nating tanggapin? Ganito po ang sinasabi sa Galacia 1:8. Ang sabi ay ganito, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo
ay matakwil. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, na yung ibang aral o iba sa aking sinasabi sa inyo na aking ibinasa o ibinasa sa Biblia, ito ay dapat inyong itakwil. Sapagkat, yung Biblia mismo ang nagpapatunay o nagpapatotoo na ang ating Panginoong Jesucristo ay kapantay ng Ama sa kalagayang Diyos. Ngayon, kung sasabihin ng ating kaibigan, may mababasa ako na pantay na hindi talaga sila pantay sa pagka-Diyos. Gaya ng Pilipos 2:1-8. Kasi si Jesus ay nasa langit na nun. Ano ang sagot mo, kapatid? Ito ang sagot ko, kapatid. No? Ang sinasabi diyan, si Kristo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos o kanyang anyong Diyos nung siya ay mag-anyong tao. Nung Time. Nabitin. Alright, so natapos ang unang presentation ng affirmative. Ngayon naman ay dadako tayo sa cross-examination ng 10 minuto. Kapatid na Samuel Tahuda, ready na po kayo? Ready na. Sa pagtatanong? Ready na. Okay. Binibigay ko na po sa inyo ang 10 minuto. Okay, ang una mong ginamit na sita sa yung nasa Revelation 1:8. Okay, ang tanong ko lang sa iyo, sino itong Alpha at Omega dito sa talatang ito? Ang Panginoong Jesucristo ang Alpha at Omega. Ang Panginoong, hindi ito ang Ama. Ayon sa talata, iyan ay ang Panginoong Jesucristo. Okay, so at ang tanong ko, itong nasa Revelation 1:8 na Alpha at Omega ay hindi ito ang Ama. Tama ba? Ang sabi diyan, ang Alpha at Omega diyan ay ang darating. Pag-isagot lang na ang tanong ko kasi is categorical. Hindi yan ang Ama ba ito? Hindi. Ah, hindi ito ang Ama. Okay, salamat. Okay, ang sabi dito, no? Ang Alpha at Omega ay makapangyarihan sa lahat. Ang tanong ko lang, ito bang lahat no na binabanggit dito, kasama ba dito ang Ama? Saan, kapatid, pakiulit? Yung nasa Revelation 1:8 pa rin. Sa huling sugnay ng Revelation 1:8, ang sabi, ang makapangyarihan sa lahat. So ang tanong ko, doon ba sa salitang lahat, no? Kasi inamin mo na hindi yan ang Ama, yung Alpha at Omega. So dito ba sa salitang lahat, no? Diyan ba nabilang yung Ama? Ang tinutukoy ng lahat diyan ay lahat ng mga bagay, hindi diyan kasama ang Ama. Okay, so ang lahat dito hindi kasama ang Ama. Hindi kasama ang Ama. So si Kristo ay hindi makapangyarihan laban sa Ama. Tama ba? Magtanong ka lang. Yun ang tanong ko. Yun ang tanong ko. Ganito nga, no? Tinatanong kita for clarification, no? For confirmation, no? Sasagot mo, no? Na yun ngang anak, no? Sabi mo itong nasa 1:8 ay hindi siya makapangyarihan kaysa Ama. Tama ba? Tama ba o mali? Hindi siya mas makapangyarihan, pantay sila eh. Okay. Kaya okay, so ang lahat na binabanggit dito ay hindi kasama ang Ama, tama? Hindi kasama ang Ama diyan. Okay, salamat. So, doon naman tayo sa sinabi mo na John 1:3, no? Ang tanong ko, si Kristo ba o yung anak, no? Yung anak ba ay nilalang o hindi? Hindi siya nilalang. Hindi siya nilalang. Kung mabasa ko ba na siya ay nilalang, aaminin mong nagkakamali ka? Nilalang saan? Sa pagkatao o sa pagka-Diyos? Sa pagka-Diyos kasi ang pinag-usapan natin yung kalagayan niyang Diyos, hindi yung nagkatawang tao siya. Pakisagot lang na kung aminin mo bang mali ka kung mabasa ko na siya ay nilalang. Okay. Sige. Basahin mo pero ipapaliwanag ko. Okay. Ito, So, pwede ako magbasa. Sige, basahin mo, ipapaliwanag ko. Sabi dito, Colossians 1:15.
na siyang larawan ng Diyos na, na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, ang tanong ko dito, kapag ba sinabing panganay ng lahat ng mga nilalang, nangangahulugan ba yan na ikaw ang pinakauna sa lahat ng mga nilalang? Na hindi po. Okay. So, yung panganay ng mga nilalang ay hindi siya kasama sa nilalang, yan ba? Pwede ba ako magpaliwanag, moderator? Okay, sumagot lang po. Sarals natin na po. Pakisagot lang po ang tanong. Mag-explain na ng 15 minutes. So, pero kailangan, sumagot ka muna ng diretso saka ka mag-explain ng 15 seconds. Sige. Okay, so ang pagkita ng for clarification lang na para sa makikinig nito. Ang tanong ko lang kung ito bang salitang ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So, nangangahulugan ba ito na ang panganay na binabanggit dito ay hindi kasama sa tinatawag na nilalang? Hindi ko nakuha. Paki-paraphrase, brother. Okay. So, hindi ito. Okay, bigyan kita ng example. No? Bigyan kita ng example. No? Sa halimbawa, sa limang magkakapatid, merong panganay. No? Panganay sa lahat ng magkakapatid. So, ang tanong ko, yun bang panganay, hindi ba yun kasama sa tinatawag na lahat na magkakapatid? Ah, okay. Nakuha ko na po punto ninyo. Ang sagot ko po ay ganito. Hindi po kasama si Kristo sa mga nilalang. Pero panganay siya sa lahat ng mga nilalang? Opo. Pero hindi lahat ng panganay okay, salamat. Ay okay. Tumutukoy okay sa yan, ano. Okay na yung sagot mo. So, doon naman tayo sa Psalms 92. So, okay, gusto ko lang confirmation lang naman sa Psalms 92. So, opo. May sinasabi dito nga mula nga ng walang pasimula. So, sino itong walang pasimula? Ayan, ang Ama. Ang Ama yan. Okay, salamat. So, doon naman tayo sa Mika 5:2. Okay, itong binabanggit sa Mika 5:2 na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Sino naman ito? Ayan ay ang Panginoong Jesucristo. Okay. Ang Panginoong Jesucristo ba ayon sa sitas na ito, may pinagbuhatan ba o wala? May pinagbuhatan mula ng walang okay. hanggan. Salamat. Okay. So, kung siya ay may pinagbuhatan, no? Saan or kanino siya nagbuhat or nanggaling? Mula sa walang hanggan, sabi diyan, diba? Okay. Sino yung walang pasimula or walang hanggan? Ayon sa 92 si ng awit. Si Kristo. Ang Ama. Ang Ama. Ang Ama. Oo, okay. Ang Ama. So, ito. So, clarification lang. So, sinasabi mo ba, no, ayon dito sa 5:2, na ang pinagbuhatan niya ay ang Ama kasi siya yung walang pasimula at walang hanggan? Hindi. Hindi. Hindi, hindi. Okay. Oo. So, isa pang tanong mo. Ano pa yung ginamit mo kanina? So, ito, tatanong ko sa... Okay lang ba magtanong kahit hindi mo ginamit? Ano ba yung ginamit mo kanina? Yung sa Proverbs 8:22. May nagsasalita sige, dito. Sige, tanong ko lang. Sa Proverbs 8:22, may nagsasalita dito ng sabi, inari ako ng Panginoon. Tanong ko lang, sino itong nagsasalita dito? Si Kristo. Si Kristo. Si Kristo ang nagsasalita dyan. Okay. So, ayon ba dito, no, kung sabi mo ito ay si Kristo, ginawa daw ba siya o hindi? Ang sabi ay inari. Iba po ang inari sa nilikha. Okay. Pagdating sa verse 24, ang sabi, ako'y nailabas. So, yun bang nailabas? So, sino ang naglabas sa kanya? Siya ay nalabas. Ang ibig sabihin, siya ay umiral. Yun po ang sagot. So, siya ay umiral. Opo. So, sino yung nagpairal? Kasi ang sabi dito, ako'y nailabas. So, sino yung nagpairal o nagpalabas sa kanya? Ang sarili niya. Ang sarili niya. Okay. Saan mo mabasa no, na pinalabas niya o pinairal niya ang sarili niya? Sa... ito. Sa Juan 1:1. Ayun po ang sagot ko. Kung gusto niyo basahin ko, babasahin ko. Sa 1:1. 2 minutes. Sa John 1:1, may binanggit ba no, na pinalabas or pinairal niya ang sarili niya? Opo, ang sabi niya, nang pasimula, siya ang berbo.
Meron bang binanggit na pinaral pinalabas niya ang sarili niya? Ah, wala pong okay, binabanggit na ganun. Ang sabi dito, nang pasimula, siya salamat ang sa baseball. Sagot mo. Kontento na ako sa sagot mo. Wala pala. So, dito naman tayo sa John 21:17. No? Na ang sabi dito, sabi at sinabi sa kanya ni Pedro, no, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Okay, ito bang sinabing nalalaman mo ang lahat ng mga bagay? Kaninong salita ito? Kay Pedro o kay Jesus? Kay Pedro po. Kay Pedro. Okay, si Pedro ba na apostol? Nagkakamali ba o hindi? Nagkakamali siya, pero hindi sa salamat. Pangangaral. Salamat, nagkakamali. Hindi sa pangangaral, okay. Kung hindi sa pangangaral, sa aling punto siya nagkakamali? Ayon sa Biblia. Pakilagyan ng sitas kung meron. Siya ay nagkakamali sa kanyang nararamdaman. Sa kanyang... Okay. Nararamdaman. Okay. Meron ka bang sitas nung na magpapatunay sa sinasabi mo na siya ay nagkakamali sa kanyang nararamdaman? Oo. Yung sinabi ni Chris, nung sinabi ni Kristo na siya ay mamamatay, sinabi ni Pedro ay tinutulan niya yun at sinabi ni Kristo, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Nakalimutan ko lang yung talata eh. Pero yun ang aking sagot. So, yun ba ay pakiramdam or yun ay kanyang pangunawa? Yun ay kanyang ayon sa nararamdaman ni Apostle Pedro. Hindi yun unawa. Time na po. Okay, so natapos na ang 10 minuto na pagtatanong. Ngayon naman po ay darako tayo sa 15 minutong presentasyon ng negative kay kapatid na Samuel Tahuda. Ready na po ba kayo, kapatid na Samuel? Ready na. Okay, so bibigay ko na po sa inyo ang 15 minuto. Okay, go ahead po. Okay, maraming salamat po na sa ating kapatid ngayon na Adinmar at saka suggest na nagbigay sa ating na pagkataon no, na magkaroon tayo ng ganitong sharing. So ako po ay si Samuel Tahuda no, na isang MCGO. So ngayon pong gabi, patutunayan ko sa inyo na yung Diyos Ama at saka yung anak, bagamat kinikilala natin yung anak na Diyos rin, ay hindi ho sila magkapantay sa anumang aspeto. So yan po ang titindigan natin ngayon. So una, no, ang sabi dito sa Hebrews 13:7, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, no? Ang sabi sa 13:8, si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. So si Kristo pala ay hindi daw pala nagbabago kasi siya rin kahapon, siya ang ngayon at siya yung magpakailanman, no? Kaya tanungin natin, no, sa aling aspeto ba yan, no, at tumutukoy? Yan ba ay sa kanyang kalagayang tao, no? Yun ba sa kanyang physical or sa kanyang salita? No? Sa isang talata sa Filipos 2:5 hanggang 6, ganito ang ating mabasa. Ang sabi dito, Filipos. Okay. Magkaroon kayo na sa inyo ng pag-iisip na ito yun na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bago sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So, maliwanag dito, si Kristo hindi siya nakipantay sa Diyos, no? Yung kanyang anyo, no, na anyong Diyos, kanyang hinubad ito at nag-anyong alipin nakitulad sa tao. So, maliwanag na yung sinasabi sa Hebrews 13:8 kanina na si Kristo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman ay hindi yun tumutukoy no, sa kanyang kalagayan. So sa alin yun tumutukoy? Ito basa tayo. Sabi sa isang sita sa John 12:48-49, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hatol sa huling araw. So, yun palang binabanggit na hindi magbabago, no? Ay tumutukoy pala yun sa kanyang salita or sa kanyang mga aral na ipinangaral niya, no?
noong una, noong siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Isa sa mga aral na kanyang ipinangaral noong siya ay nagkatawang tao dito sa lupa ay itong nakasulat sa John 14:28. Na ang sabi ay ganito, narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So maliwanag, yan ang pangaral ni Kristo noon, no? Nung siya nagkatawang tao, ang pangaral niya, ang Ama ay lalong dakila sa akin. Ngayon, sinasabi nila, yan daw tumutukoy sa kanyang pagkatao, hindi daw yan tumutukoy sa kanyang kalagayang Diyos. Kaya daw, ang sabi nila, pagbalik niya sa langit, sila ay magiging kapantay na. Pero teka, meron nga bang mabasa na siya'y kapantay? No? Siya nga ba talaga ay nakikipantay sa Diyos? No, anong patunay na ngayong siya'y nasa langit na, magkapantay na sila? Meron nga bang ganon? Ito, pakinggan nyo ang sitas, huwag nyong kalimutan, tatandaan ito ha. Unang Korinto, 15:27-28. So, tingnan natin kung magkapantay nga ba sila. Sabi dito sa sitas, sapagkat kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay pinasuko ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos, Ama, ay maging lahat sa lahat. Ito, no? Kailang panahon ba ito magaganap? Naganap ba ito nung siya'y nagkatawang tao? Or magaganap at ito in the future? No? Para masabi natin na sila nga ay magkapantay, no? Eh, dapat hindi ito magaganap sa future. Kasi ang sinabi dito, no? Ang lahat ng mga bagay ay ipapasoko sa ilalim niya. Diba? So, maliban doon sa nagpasoko. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay maliban ng mga nilalang, maliban sa Ama, pasusukuin nyo ng Ama sa anak. Diba? So, sa lahat ng mga bagay na yun, makapangyarihan ang anak doon. Siya ang pinakahigit doon sa mga lahat ng bagay na pinasuko sa kanya. Kaya nga pinasuko yun eh. No? Yung salitang pinasuko, nangangahulugan lamang yan na ay pinababa. Diba? Nagpakumbaba. Kaya nga, sumuko eh. Susuko ka, magpakumbaba ka talaga. So, kapag sumuko ka, hindi kayo magkapantay. Diba? Yung lahat ng mga bagay na pinasuko sa lalim ng paa ni Kristo, hindi niya yun kapantay. Makapangyarihan siya laban sa lahat ng mga yun. Ngayon, ano ang mangyayari kapag lahat ng mga bagay ang pasuko na sa kanyang mga paa? Tandaan nyo si Taso ng Korinto 15:28, ang sabi, ang lahat ng mga bagay ay may pasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Meron bang susukuan ang anak? Ano ang nabasa natin? No? Ang anak rin ay pasusukuin. So maliwanag, no, na ang tinutukoy na panahon dito ay ang sa panahong darating, hindi yung panahong na siya'y nangaral na nagkatawang tao siya. Kaya itong panahon na ito, siya ay nasa kalagayang Diyos na. Kasi siya naman, no, ngayon ay nasa langit na. So bumalik na siya sa kung anong kalagayan meron siya noon. At ang kalagayang meron siya noon, yun ay ang kalagayang, no, kalagayang Diyos o pagiging anyong Diyos. At siya, no, na nasa anyong Diyos, siya ay pasusukuin sa Ama. Yun bang pagsuko? Pakikipantay ba yun? Kung pantay sila, bakit pasusukuin? Di po ba? So dyan, maliwanag mga kapatid, no, na talagang sa kalagayang Diyos, hindi sila magkapantay kasi susuko ang anak sa Ama. Ano daw pa? Bakit? Anong dahilan? Upang ang Diyos, no? Yung Diyos Ama ay maging lahat sa lahat. Yun naman pala eh. Mayroon talagang lahat sa lahat, no? So yung Ama yan ang pinakahigit sa lahat kasi pati yung anak susuko sa kanya, kaya maliwanag, hindi sila magkapantay, no? So patungkol naman sa kanilang pag-iral, no? Sila ba ay sabay ba sila na umiral? So, binasa na lang ating kapatid kanina yung nasa awit ni Bintados. Nang sabi naman dito ay ganito. Bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at sanglibutan mula nga nawala pa simula hanggang sa
walang hanggan, ikaw ang Diyos. So yung Diyos Ama, yan ay walang pasimula. Pero si Kristo, yung anak, meron bang pasimula? Diba? Kasi yung Ama, walang pasimula. No? Para maging pantay sila, dapat yung anak ay maging walang pasimula rin. Pero ano bang mababasa? May pasimula ba yung anak? Basa tayo ng sitas. John 1:1, ganito ang ating mabasa. Nang pasimula siyang berbo. At ang berbo ay sama sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. No? Hindi naman siguro totoo lang ating kausap na itong berbo nito ay ang anak. Ano daw ang sabi? Nang pasimula. May pasimula ba? Naku, napakaliwanag, no? Talagang nakalitra. Merong pasimula ang berbo. No? Meron siyang pasimula. Kaya, siya ay isa lamang, no, nilalang. Kaya nga ang sabi doon sa Colossians 1:15 ay ganito. Sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ano daw yung anak? Siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Kapag sinabing panganay, no, sa Greek ay prototokos yan eh. Tingnan natin sa Greek ka. So, sa Greek, ang nakasulat dito ay ganito. Firstborn. Ang sabi dito, dictionary. So, prototokos. No, yung salitang prototokos na ginamit yan sa Greek, ang definition yan is, ito, ayon sa strong definition, from J4413 and alternate of J508, firstborn, usually as noun, literal, figuratively, first begatin. Diba? First begatin or firstborn. So, nangangulugan na talagang siya ay nilalang. Kaya nga siya tinawag na panganay sa lahat ng mga nilalang. Kasi paano kang matawag na panganay sa mga lahat ng mga nilalang kung hindi ka kasamang nilalang? No? Lalabas, nonsense ang sumulat nito. No? Lalabas, hindi marunong sa logic ang sumulat nito para sabihin mong panganay ng lahat ng mga nilalang tapos hindi pala nilalang. Diba? Huwag nyo namang sabihin na nonsense si Pablo, religical si Pablo. Baka naman yung bumabasa sa kabila. Diba? So, ano ang patunay sa sinasabi dito sa Colossians 1:15 na yun ngang anak ay isang nilalang lamang na siya talaga ang pinakauna sa lahat, no? Kasi yung salitang panganay, siya talaga yung pinakauna, katulad ng magkakapatid. Kapag lima kayong magkakapatid, kung ikaw ang panganay, ikaw yung number one, di ba? So, hindi ko mo number one ka, hindi ka na anak. Anak ka pa rin, no? Kasama ka pa rin doon sa tinatawag na, kumbaga, anak or nilalang ng iyong mga magulang. Diba? Kasama ka sa mga hanay na yan, kaya nga tinawag na panganay ng lahat ng mga nilalang. Meron ba tayong patunayan? Meron ba tayong patunay? No? Na siya nga ay nilalang lamang ayon sa kanya mismo. Ito ang ating mababasa. Sa Proverbs 8:22, ganito ang ating mababasa. So ipagpatuloy lang natin. Sabi dito, inari ako ng Panginoon sa simula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nang walang pasimula, bago nalikhang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang makalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. So, ang kausap natin nung tinatanong natin siya kanina, umaamin siya na ang nagsasalita dito ay ang anak ng Diyos, or mas kilala natin sa tawag na Hesukristo. So, ang sabi ni Kristo na anak ng Diyos, siya ay nailabas nang wala pang kalaliman. So, inari siya ng Panginoon bago pasimula ang kanyang mga lakad. So kapag siya ay nauna sa lahat ng kanyang mga nilalang, siya talaga ay matatawag na panganay. Kasi siya ang pinakauna sa lahat, no? Yun bang salitang inari, hindi ba yun ginawa? Diba? Inari nga lang siya eh. Diba? Ang sabi sa 24, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mabukal sa ganda ng tubig. So wala pa pala itong mga physical, no? Na mga makikita natin ngayon, no? Yung mga... halimbawa, itong mundo, ano mo yung makita natin ngayon, wala pa pala yan, siya ay nailabas na. Kaya siya talaga ay pinakauna. So siya ay naipalabas na noong panahon na kung saan wala pang literal na panahon. So ang tawag natin sa panahon na yun, yun ay panahon na eternity yun siyempre. Kasi wala pa yung literal na panahon. Kasi sabi nga, wala pang mundo, siya ay nailabas na. Diba? So ano ang katunayan na siya nga ay nailabas na sa panahon na kung saan nawala pang literal na mundo. Ang sabi sa Mika 5:2, ganito ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na malito pang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. May pinagbuhatan ho ba yung magiging puno sa Israel si Jesus?
Meron ba? Napakaliwanag ko ng sitas, hindi lang naintindihan ng ating kausap. Ang sabi na ang pinagbuhatan niya ay wala nang una, mula nang walang hanggan, or siya nga ay nagmula sa eternity. Sa English, ang sabi ay ganito. But thou Bethlehem Ephrathah, though they be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. 2 minutes, diba? 2 minutes. So yung palang kanyang pinagbuhatan ay mula pala doon sa everlasting, or yung sa panahon na kung saan wala pang literal na panahon. Talagang meron siyang pinagbuhatan. Hindi siya nagmula lang kay Maria, no? Nakatulad ng paniniwala ng iba na siya layo na mula lang kay Maria. Hindi. Siya ay existido na noon pa. Bago pa nilalang ang mundo, siya ay existido na, no? Siya ang kauna-unahang nilalang. Kaya hindi sila magkapantay ng Ama. Paanong magiging kapantay yung hindi naman sila sabay umiral, 'di ba? Kasi nabasa natin, yung Ama ay walang pasimula ayon sa 92. Samantalang yung anak naman ay merong pinagbuhatan or merong pinanggalingan ayon sa Mika 5:2. 'Di ba? At isa pang patunay, no? Ito sabi niya. Sa isang talata sa awit 2:7, ganito ang ating mababasa. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So ito, sinasaysay, no, ng anak yung pasya na ginawa ng Ama nung una. Diba? Ano yung pasya? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. So talagang merong araw doon sa panahon ng everlasting na ang anak ay kanyang ipinanganak or kanyang inari or ginawa. So, bago gawin ang lahat ng mga bagay, ang anak ang kanyang pinakaunang ginawa. Kaya, hindi sila sabay umiral kasi yung anak ay ginawa lamang. Diba? Ginawa lamang siya. So, hindi siya kasabay doon sa gumawa sa kanya. No? So, maliwanag ko yan. Isa pang patunay dyan, no? Yung sinabi natin kanina, na pagdating naman ng katapusan, yung anak ay susuko naman sa Ama. Diba? Meron bang pantay na susuko? So, hindi talaga sila pantay kasi una, hindi sila sabay umiral. So, pagdating naman doon sa katapusan, ang anak ay susuko sa Ama. Diba? So, Time na. Alright. Time na po. Okay. Okay, salamat kapatid na Samuel. So tayo po ay darako naman sa cross examination ng 10 minuto. At ang magko-cross atin si kapatid na Denmar Santiago. Kapatid na Denmar, okay ka na po ba? Hello kapatid na Denmar. Okay po. Naka-mute pala, okay. So ready ka na. Okay, ibibigay ko na sa iyo ang 10 minuto. Wow. Okay. Dito sa talatang ginamit mo, kapatid, ano, yung Juan 14:28. Si Kristo, nung nagsalita dyan, ay nasa anong kalagayan? Siya ba ay nasa kalagayang tao o siya ay nasa kalagayang Diyos? Siya ay nasa kalagayang tao. Sinabi ko na yan kanina. Siya ay nasa kalagayang tao. Okay. Okay, sige, thank you. Ngayon, ang sabi mo pa dito sa dito sa Pilipos 2:5 hanggang 6, tama, ginamit mo to, no? Pilipos 2 hanggang patuloy. Okay. Kailan nagpakababa o naghubad si Kristo ng kanyang pagka-Diyos? Nung siya ay magkatawang tao. Okay. So, nung siya ay hindi na nakipantay sa Diyos, siya ay nasa kalagayang tao. Okay. Thank you. So, siya ngayon ay nasa kalagayang tao. Ano ang sinasabi ni Pablo, siya ba ay nakipantay o hindi? Siya ay hindi nakipantay, hindi niya inari. Okay. Yung sinabi ni Pablo yan, sige. Nasa langit na si Kristo, nakabalik na. Okay, sige. Ngayon, dito tayo sa Juan 1:1. Ang sabi mo,
si Kristo ay may pasimula. Oo. Tama? Oo, okay. Tama yan. Kasulat yan eh. Sinabi ba dyan sa Juan 1:1 na ang berbo ay may pasimula o ang sinasabi dyan, ang berbo o ang sinasabi dyan na ang pasimula ay ang berbo? Ano? Alin ba sa dalawa? Okay, sinasabi dyan no, na yung berbo nga may pasimula kasi ang sabi ng pasimula siya ang berbo. So may pasimula talaga yung berbo. Ayon hindi, tinatanong ko po. Tinatanong ko po, may mababasa ka ba sa talata na ang berbo ay may pasimula? Litra por litra ba tinatanong mo? Mm-hmm. Letra por letra. Verbatim. Okay, kung nagtatanong ka ng letra por letra, so hindi ganyan yung nakasulat. Kasi ang mababasa, nang okay, pasimula siya ang verbo. Nang kahulugan, may pasimula nga yung verbo. Or yung ano. Okay, thank you. Okay, thank you. Ngayon, dito tayo sa paggamit mo ng Greek na prototokos. Sa pagkakaalam mo, ano ang kahulugan ng prototokos sa buong Biblia? Okay, so kapag sinabing prototokos kasi, ang kahulugan talaga niyan, ikaw yung pinakauna. Ikaw yung pinakauna. Pinakauna yung prototokos. Okay, okay. Sige. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa, no? Diyan, o pagpapatunay, no? Doon sa magkakapatid, kasi binanggit may magkakapatid eh. Mayroon ba magkakapatid sa Biblia na tinawag na panganay ay siya kaagad yung pinakamatanda? Mayroon ka ba maibibigay? Okay, yung salitang panganay kasi nung galang prototokos, siya na mismo nagpapatunay mm-hmm. na siyang ikaw nga yung pinakamatanda kasi panganay ka nga. Yung mismong word no na prototokos, siya na mismo nagpapatunay. Okay, sige. Tinatanggap mo ba na ang prototokos ay may kahulugan ding kataasan o kadakilaan? Siyempre, kapag ikaw ang pinakapanganay, so ikaw talaga yung pinakadakila sa lahat ng mga magkakapatid. Ikaw yung pinakamataas kasi nga ikaw yung pinakauna. Ikaw din yung pinakamataas. Okay, sige. Tinatanggap mo. Okay, sige. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa Awit 2:7. Sabi mo dito, ang anak ay ipinanganak ng ama. Tama ba? Oo. Sino ang nagpanganak kay Jesus? Ang ama ba o si Maria? Okay. So yung salitang Jesus kanina, yan yung ipinangalan doon sa katawang tao na ginamit niya. Kaya ang nag-anak ng Jesus no, or yung katawan ay si Maria. So ang Diyos na tinutukoy dito ay si Maria? Okay. So hindi yan no yung Jesus kasi ang tinatanong mo, tumutukoy yun sa ipinanganak ni Maria. Pero yung nasa Awit 2:7, ang nag-anak sa kanya ay ang ama. Tinatanong ko. Oo. Oo nga. Ang tinatanong ko kasi kung sino ang nagpanganak kay Jesus, ang ama o ang anak? Ang ama o si Maria? Okay. So yun nga sa ang tanong mo kasi ay Jesus. Gaya ng sabi ko, yung Jesus. Sino nga nanganak? Yan, sino yung Jesus. Okay, si Maria ang nag-anak kay Jesus. Pero tandaan mo, nasa sitas, okay, si walang binanggit dyan na Jesus, no? Dyan sa Awit 2:7. Okay. At lalong hindi yan, future tense. No? Nasa past tense po yan. Okay, sige. Go. Okay, sige. Dito sa Unang Korinto 15:27, hanggang 28. Sa buong konteksto ng Unang Korinto 15, ano ang pinag-uusapan o usapin ni Pablo diyan? Okay. So, ang ginamit ko yung naman ay yung nasa 27 at saka 28. So, nagpapatunay lamang. Pero yung konteksto ang tinatanong ko. Saglit lang, ano? Excuse me. Tatapusin muna natin yung pagsagot bago pumasok ulit sa pagtatanong. Go ahead. Opo. Pakilino po ng tanong. Opo. Yun, ang tanong ko ay ginamit mo yung Unang Korinto 15:27 hanggang 28. Siyempre, hindi naman ito yung buong Biblia. Ngayon, ano ang konteksto nung buong kabanata ng 15 ng Unang Korinto? Yun po ang tanong. Okay. So,
yung ipinangaral ni Pablo dyan ay patungkol yan sa Ebanghelyo, na ang Ebanghelyo niyan ay kasama dyan yung pagpapakilala kung sino ba talaga yung pinakadakila sa lahat at kung ano ba yung mangyayari talaga na pagdating ng panahon. So ipinakilala ni Pablo dyan, no, lahat pala daw ay susuko sa anak, pero ang anak rin naman pagkatapos ay susuko sa ama. So nagpapatunay lamang yan na hindi sila talaga magkapantay. Mm-hmm. Okay, sige. Okay. Ayun ang konteksto. Ngayon, kailan naganap yung pagsuko ng anak? Okay, hindi pa yan naganap. Hindi pa yan naganap kasi ayon sa sitas yan ay pasusukuin. Mm-hmm. Yung salitang pasusukuin yan ay nasa future tense. So magaganap pa lang yan in the future. Okay, sige. Okay. Naniniwala ka ba na si Kristo sa langit siya ay tao pa rin? May kalagayan pa rin siyang tao? Okay, so kapag sinabing tao kasi yan yung may laman at saka buton na gugutom na uho, no? Pero wala siyang ganong kasi ang katawang meron siya ngayon ay yun ang maluwalhating katawan, hindi na yung katawang panglupa. Okay, okay. Sige, balik tayo dito sa ano, mga talatang ginamit mo. Yung Apokalipsis 1:8, sino yung makapangyarihang Diyos na darating ayon sa talata? Yung makapangyarihang Diyos na darating sa 1:8, yan ay walang iba kundi yung anak, no? Oh, okay. Yung darating dyan ay yung anak. Okay. Hindi ito yung ama. Two minutes. Hindi yan ang ama. Ang anak yan. Ituloy mo lang naman yan sa 13 hanggang 18, no? Verse. Siya yung Alpha at Omega. Okay. Yung Alpha at Omega ang anak yan. Hindi yan ang ama. Okay. Okay, sige. Siya ang Alpha at Omega. Okay, dito sa ano, sa Mikas 5:2. Ang sabi diyan ay mula nang walang hanggan. Tama ba? Teka. Buksan ko 'yung Bible. So, sabi diyan ay mula nang walang hanggan. Okay. From everlasting to everlasting, ito sa KJV. Oh, 'yung everlasting ba may pasimula ba 'yon? Yung everlasting walang pasimula yan, no? Ang sinabi lang naman dyan ay ang pinagbuhatan niya. So siya pala ay nagbuhat or nagmula doon sa panahon na kung saan wala pang literal na panahon. Ang tawag dyan everlasting. Okay, okay, okay. So yung everlasting, confirm ko lang ha, yung everlasting ay walang pasimula. Oo, walang pasimula ng everlasting. Okay, yung everlasting walang pasimula. Pero dyan sa everlasting na yan, may araw dyan na dyan, no? Yan, nag-exist yung anak. Okay. Okay. Sige. So, dito tayo sa Kawikaan 8:22. Kapag ka sinasabing inaari, iyan ba ay katumbas na nagsimula? Oo. So, kasi yung salitang inaari, so talagang inaari ka lang, di ba? So, bago ka inaari, di ba? Okay. Kumbaga, wala ka pa. So, sa inari, doon ka nag-umpisa, siyempre. Mm-mm. So, halimbawa, ako ay bumili ng bahay. Bumili ako ng bahay at ako na ang may-ari. Pinaari na sa akin. Ibig sabihin, doon pa lamang nag-exist yung bahay. Okay. Ang yung salitang pag-ari doon ay... Time. Okay. Okay. Saved by the bell. No side comment, please. Okay, sige. Oo, okay, pinagbabawal. Meron na po kayong isang warning, ano po. Okay po. So, darako na po tayo sa 15 minutes sa rebuttal ng ating affirmative. Tama po ba? Opo. Oo, tama. Okay. So, ready na po ba ang ating affirmative, kapatid na Tenmar Santiago? Opo, ready na po. Okay. So, bigay ko po sa inyo ang 15 minutes. Okay, go ahead. Sige po. So, ngayon mga kapatid at mga kaibigan, sa ating ikalawang pagtatayo ay ating lalong patitibayin ang ating tindig at ating igigiba ang maling pagkaunawa ng ating kausap, no? Ngayon, punta tayo sa mga talatang kanyang ginamit, no? Na pinagpapasalamatan natin siya na siya ay umaayon sa ating itinatayo. Ngayon, unahin natin yung unang talata na sinasabi niya dito sa Pilipos 2:5-6. No?
ito po yung katuparan ng unang Korinto 15:27 at 28. Kaya ko po tinatanong sa kanya yung konteksto. Sapagkat ang pinag-uusapan dyan ni Pablo, kung ating babasahin mula sa una, iyan po ay may kaugnayan sa pagtutubos sa tao. No? Iyan po ay ating mababasa diyan sa mga naunang talata. Gaya nito, datapot kung walang pagkabuhay na mag-uli na ang mga patay ay hindi rin muling binuhay si Kristo. Yan, 13 po yan. Ngayon, ang pagkabuhay ni Kristo ay ang katunayan na mayroong pagliligtas sa bayan ng Diyos. Kaya yung pagliligtas, nagpakababa si Kristo upang maipako sa krus, upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Noon siya ay nagpakababa, malamang siya ay sumuko sa Ama para maibigay lahat sa Ama ang kadakilaan, kapurihan, kaluwalhatian doon sa pamamagitan ng paggawa niya o pagtapos niya ng kanyang misyon sa krus. No? Ngayon, sinasabi niya na tinawag daw si Pablo na tinatawag ni Pablo na hindi daw pantay ng anak ang Ama dahil si Pablo ay tinawag na nung ascension o tapos na pumarito sa lupa si Kristo. Ito po ay maling argumento. Bakit? Kasi ang isinusulat ni Pablo ay nasa konteksto. Ano po ang konteksto? Ito yung pagkakatawang tao. Binasa niya na nga po eh, nakitulad sa tao. Hindi po ito konteksto na nasa panahon ni Apostol Pablo. Ngayon, mga kapatid, bakit ko itinatanong sa kanya itong prototokos na binabanggit sa Colossians 1:15? Kasi ang prototokos po, ayon sa kanyang sinangayunan, ito ay nangangahulugang kataasan o kadakilaan. O ito po, listan niyo po ang mga talata. Awit, chapter 89, verse 20-27, Genesis 49-3, yung Genesis 49:3, kung titignan niyo po sa Septuagint, no, sa Greek po niyan, ay meron po diyang prototokos sa LXX Septuagint, no? At saka sa Deuteronomy 21:17 at Awit 28:51. Kaya mali ang pagpapakahulugan ng mga taong naniniwala na si Kristo ay panganay o unang ipinanganak, sapagkat ang ibig sabihin nito ay pasimula ng kalakasan. Oh, yun po ay yung mga talatang aking ginamit. Yun po ang ating pagbabasihan. No? Oh, ito po halimbawa, yung 3. Ito po ah, Ruben. Oh, sabi dito, Genesis 49:3, Ruben, ikaw ang aking panganay. Ang aking kapangyarihan ay siyang pasimula ng aking kalakasan. Yun pala yun. O, pasimula ng kalakasan. Ayun ang prototokos, mga kaibigan. Yan. So, hindi lahat ng sinasabi na panganay ay unang ipinanganak. Ayan po, no? Sumunod po tayo. Dito po sa Juan 14:28. Ang sabi niya, ang Ama daw ay lalong dakila sa akin, sabi ni Kristo. Tinanong natin siya, sino si Kristo ba ay nasa kalagayang Diyos o nasa kalagayang tao nung sinasabi niya ito? Sabi niya, nasa kalagayang tao. Naalala niyo po, nung tinanong natin siya sa Pilipos 2:5-6, nung tao si Kristo, siya ba ay nagpakababa? O hindi siya kapantay ng Diyos, hindi siya nakikipantay? Sabi niya, oo. Sa makatuwid, siya na rin ang nagpapatunay na nung tao si Kristo, nung nasa kalagayang tao si Kristo, ay hindi niya talaga sila magkapantay ng Ama. Kaya nga ang pinatutunayan ko, magkapantay ang Ama at ang Anak sa kalagayang Diyos. No? Hindi niya po magagamit itong talata sapagkat nung sinabi ni Kristo yan, siya ay nasa kalagayang tao. Yan po, malinaw. Okay, sumunod na talata sa Juan 1:1. Diyan daw po ay may pasimula si Jesus.
tama po ba ang kanyang sinasabi na si Kristo ay may pasimula? No? O may simula? Ang sabi diyan, nang may pasimula. Hindi sinasabi na siya ay may pasimula, no? Kung titignan natin sa Greek, nasa Greek yan eh. Tignan natin ang aking blue na aklat. Ayan, yung aking concordance. Excuse me. Okay, ayan ang sabi. Nasa na ba ako? Ayun. Ang Juan 1:1 sinasabi dyan ay ang berbo, ayun o, sa kalagayang Diyos, si Kristo ay walang pasimula, no? Sa Micah 5:2 na ating binasa. Ngayon, yung Juan 1:1, mga kapatid, mga kaibigan, no? Teka lang ha, hanapin ko lang yung aking depensa dyan. Pero bago yan, punta tayo sa ibang talata. Oo. Nakalimutan ko yung aking concordance ko nasaan. Okay. Dito po sa talatang Awit 2:7, kaya tinatanong ko siya kung sino ang nanganak, yung ama ba o si Maria? Sabi niya si Maria. So, sa kalagayang tao, nung sinabi ng Diyos na sa araw na ito, ipapanganak kita, kailan natupad yun? Nung dumapo o tumahan kay Maria, yung Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, ito ay Diyos. Oh. Kaya sinabi ng Diyos, ipapanganak kita. Yun po ay hula. Hindi po yan pangyayari, kundi hula. Kailan natupad? Kay Maria. No? Mali na naman ang kanyang pagkaunawa diyan sa talata, no? Ng Biblia. So, ang huli nating i-resolve na kanyang ginamit ay yung Juan 1:1. Nagagamitan po ng ating Greek, no? Sa tulong ng computer na lang kasi nawawala yung aking concordance. Eh. Nawawala. Excuse me. Okay. Ang sabi dyan ay ganito. Juan 1:1. Nang pasimula, siya ang berbo. Hindi sinabi, nang pasimula, ang berbo may pasimula. Hindi ganun. Ba yun? Okay. Bakit ko po sinabi yun? Kasi yung may, wala naman sa talata. No? Wala sa talata yung may. Ano lang niya po yun? Deliberation. Nangangahulugan, mga kaibigan, na wala sa talata yung binabanggit ng ating kaibigan, kundi conclusion niya. O, ito po ang ating mababasa. No, ang 1:1. Ang sabi ay ganito. 1:1. Nawala talaga ang aking reference. Okay. Basta ayon, yung Greek diyan ay hindi tumutukoy sa pasimula na sinasabi niya, no? Babanggitin ko na lang mamaya kung may itatayo pa ako. Ngayon, ano pang talatang kanyang ginamit? Itong Kawikaan 8:22. Inari ako. So, ayun nga, binigay kong halimbawa, inari. Papaano inari? Siyempre, inari siya at inilabas nung siya ay magkatawang tao, kaya nga inilabas eh. Inilabas si Maria. Halimbawa, yung bahay, aking binili. Hindi naman ibig sabihin na nung ako ay inari ko na yung bahay, ay doon ko pa lamang nagsisimula. Existido na yung bahay bago ko binili. Yan po yung maliwanag. No? Ano pa? Dito sa Awit 92, ano sabi niya? Ito daw ay ang ama. Wala naman akong tutol dyan. No? Pero ang ginamit dyan na word na walang hanggan ay tulad ng Hebrew word na ginamit sa Micah 5:2. Kaya nga tinatanong ko siya doon sa walang hanggan o everlasting. No? Pareho ang ginamit na word dyan. Okay?
Pareho pong ginamit na word dyan. Okay. Ngayon, ano pa ang talatang kanyang ginagamit? Yung Apokalipsis 1. No? 1:8 si Kristo yan, sabi niya. So makapangyarihan sa lahat. So inaamin niya dito na ang Ama na makapangyarihan sa lahat na binasa ko kanina sa Genesis 17:1 ay pantay sila ng anak kasi parehong makapangyarihan. Yan po, mga kaibigan. Ano? Kitang-kita na hindi po tinututulan ng ating kaibigan itong ating itinindig bagkus sinusuportahan niya. Kaya nagpapasalamat tayo kay Brother Samuel na sinusuportahan niya tayo. No? Hindi niya na itindig itong kanyang ano? Ngayon, kailan pasusukuin? Kaya tinatanong ko, kailan pasusukuin? Sa Hebreo 2:8, sinasabi diyan, susuko sa kanyang ilalim ng mga paa. Pasusukuin sa kanyang lahat ng mga bagay. Kung itutuloy po natin yan, sa buong Hebreo, ang pinakauna niyan, Hebreo 1 hanggang 10 po, ang pinag-uusapan diyan ay pagtutubos. Kaya po sinabi ko, iko-konteksto natin ng mga talatang ginagamit. No? So, ang pagsuko ay naganap nung si Kristo ay napako sa cross ayon sa konteksto. Iyon po ang ating sagot. Ngayon, wala na po tayong ititibag dahil yun na po ay yung mga nabanggit natin, yun na yung mga talatang ginamit niya. Pero sa kasalukuyan, hinahanap natin itong talata ng Juan 1:1. Kasi mayroon tayong nais idiin dito sa Juan 1:1. Okay. Ang sabi dito ay ganito, nahanap mo na. Oh, ito. Ang kahulugan ng pasimula, ang unang kahulugan ay ganito. Ang kahulugan ng pasimula ay pangyayari matapos maitatag ang sanlibutan. Sa Juan 1:2-6. Last 2:1-6, no? Tapos, ikalawang kahulugan nung pasimula ay nang pasimula ng paglalang. Marcos 16. O, yan. Ngayon, ipinapahayag ng mga talata na yan, no? Ipinapahayag ng mga talata na yan na in general, halimbawa sa pasimula, kasi paglalang naman ang aking nabanggit, yung panahong pasimula ng paglalang ay after na paglalang, no? So punta tayo sa Genesis 1:1. Ang sabi, nang pasimula. Ayun, no? Nang pasimula. Ginamit din yung salitang nang pasimula. Ito ay isinalin sa Hebrong word na rishon. Ito isinalin na former o una dito sa Hob 8:8. Former age o sa Tagalog ay unang panahon. Kaya yung mga salitang nang pasimula ay hinango sa Griegong salita na arke. No? Ito ay isinalin din na first sa Tagalog o sa una. Halimbawa sa Hebreo 5:12. First principles o arke. O, sa Tagalog ay mga unang simulain. Sa Juan 1:1 ang salitang nang pasimula ay hinango sa Greek na en arke. Ito ay nangangahulugan ng una. O, diba ginamit sa Hebreo 5:12, first principle, arke, yung first, okay, arke. So, ang salita dyan na pasimula, yan ang nangangahulugan ng una. No? Kaya batay sa diwang yan. Time. Okay. Alright, sige. So, natapos na tayo sa 15 rebuttal ng affirmative. Ngayon naman po ay dadako tayo sa 10 minutong cross-examination na gagawin ng affirmative na si kapatid na Samuel Tahuda. Ready na po kayo, kapatid na Samuel? Ready na. Okay. Ang 10 minuto po ay bibigay ko na sa inyo. Go ahead po, kapatid na Samuel. Okay.
So, ang tanong ko sa'yo, yun bang sa John 1-1 na sinabing ng pasimula? Kaninong pasimula yan? Mm-hmm. Sama o sa anak? Wala akong stand na may pasimula ang anak. Okay. Oo, ang sabi dyan, ng pasimula. Okay, kung... Ng pasimula. Okay. So, kung hindi yan sama at sa anak, sa anong pasimula yan? Oo, ang tinutukoy dyan ay panahon, panahon na bago ang paglalang. Ulitin ko ang tanong ko. Oh, NRK. Okay, ang, oh, NRK. Ang tanong ko ganito, no? So, mm-mm, binanggit yan ng pasimula, no? So, aling pasimula, pasimula o aling pasimula ang tinutukoy? Kung hindi yan pasimula, okay, ng anak, so, alin o kaninong pasimula? Ayun po. Ayun sa Juan 5.12, ginamit yan. Nasa Jan 1.1 ang tanong ko. Na NRK. O kaya nga. Ayun nga, si Juan pa rin nagsulat nun. NRK na excuse nangangulugan. Excuse me. Categorical po yung tanong. Sagot muna, okay, po ng diretso, tapos ay paliwanag po ng okay, hindi lalagpas ng 15 seconds. Go ahead. Okay. Tumutukoy po yan sa panahon na pagkatapos ng paglalang. Bago dito, o pagkatapos ng paglalang. Dito ba sa John 1:1? Meron na bang, opo, binanggit, no, na paglalang ng lahat mga bagay? Sa John 1:1 lang, ha? Sa John 1:1, wala tayong mababasang paglalang dyan. Pero okay, sa salamat, Sir. Okay, na. So sa John 1:1, sino-sino lang yung mga karakter na nabanggit? Ang ama at ang anak. Sa John 1:1 na kung saan ang ama at anak lang ang nabanggit, may pasimula daw ba o wala? Wala. Wala. Okay, salamat. Wala daw. Wala na makikinig. Okay, sabi mo naman doon sa Filipos 2:6, ang sabi mo, ang katuparan noon ay yung nasa unang Corinto 15:27. Tanong ko, yun bang sa Filipos 2:5 hanggang city na siya'y nagpakababa, yun ba ay naganap na or magaganap pa lang? Ayun ay naganap na. Naganap na, okay. So, dito, mm-hmm, naman tayo sa unang Corinto 15:27. Ito ba ay naganap na o magaganap pa lang? Ayan na ay naganap. Sabi ko nga, naganap dyan na, okay, nung Filipos. Ikaw, ito tanong. Nung napako si Kristo sa krus. Ito tanong. Sabi mo, oh, itong unang Corinto 15:27 naganap na. Tanong, kailan nangyari na sumuko ang lahat ng mga bagay sa kanyang paa? Kailan nangyari? Nang ipako si Kristo sa krus. Nang ipako si Kristo sa krus, sumuko ba sa kanya yung mga pareseyo na gusto siyang nagpapapako sa kanya? Sumuko ba sa kanya o hindi? Okay. Ito sagot ko. Teka. Hindi sumuko sa kanya, pero ang ipinasuko sa kanya, salamat, mga tao yun eh. Teka. May 15 minutes, 15 seconds ako. Go. May 15 seconds ako. Ang sabi dyan, lahat ng mga bagay. Hindi naman lahat sinabi, lahat ng mga tao. Ang sinasabi dyan, lahat ng mga bagay ay lahat ng kasalanan. Sumuko o ipinasuko. Lahat ng kasalanan ng tao ay isinuko doon sa krus. Yun ang aking sagot. Okay, sabi mo, ang lahat ng mga bagay dito ay hindi tumutukoy sa tao. Tama? Hindi nga. Hindi tumutukoy sa tao. Hindi. Okay. Pwede bang sumuko sa kanilang sarili yung mga bagay na wala naman na wala man lang malay or walang saliring pag-iisip katulad ng bato, lupa? Pwede bang sumuko ang mga ganyan? Wala akong stand na ang mga salamat bagay dyan, mga, okay, bato. Salamat. Okay. So ang ayun to, mga kasalanan. Okay, salamat. No, wala pala. Okay. So ayon dito sa unang Corinto 15:27, sino lang yung exempted sa pagsuko? Ang exempted na sa pagsuko dyan ay ang ama. Okay, ang ama. So yung mga tao ay hindi exempted sa pagsuko, tama ba? Hindi sila exempted. So inaamin mo na yung mga tao ay sumuko din, tama ba? Oo. Sumuko. So, kaya nga isinuko nila si Kristo, kasi kanila noong kasalanan. Si Kristo eh ay ipinako sa cross, sumuko ba sa kanya yung mga pareseyo, pati yung mga sundalong Romano na pako?
Ay, nako. Sinuko yung mga kasalanan ng tao. Nauna sabi mo kanina, ang natatanging hindi sumuko lamang ay ang ama, ayon sa sitas, no? Maliwanag, itinangi ang ama lang. So, inamin mo rin na yung mga tao ay sumuko. Kaya ang tanong ko sa'yo, sumuko ba yung mga tao na nakapalibot sa kanya nung siya ay pinako? Okay. Sige. Oh. Sumuko ba yung mga tao? Hindi. Teka lang kasi. Okay. Oh, pwede. Pag- yung pagsagot, mga tao... pagsagot lang diretso kung sumuko ba o hindi. Oh. Teka lang kasi. Oo. Teka lang kasi pag salitain mo ako, ay mo pasagutin eh. Okay. Eto na nga, sasagot na. Oh. Walang sumusuko doon. Salamat. Oh, no? Walang sumusuko doon. Salamat. Salamat. Wala pala. Okay. Kung walang wala sumuko. Hindi pa napapako si Kristo eh. Oh, ano sige, ba? Tuloy po. Ang tinatanong ko sa'yo, tuloy. Yung pagpako, okay? Ang sabi mo, walang sumuko sa kanya ng mga tao. Mm-hmm, so, yes. Kung walang sumuko ng mga tao, naganap ba ang sinabing pinasuko lahat ng mga bagay sa kanya mga paa o hindi? Yes, sumuko sa kanya nung siya ay napako na. Nung siya Pero nung hindi siya pinapako. Okay. Oo, nung sige. Siya ay napako na, sumuko ba yung mga Pareseo pati yung mga Romanong nagpako sa kanya? Oo o hindi? Ang sabi ng Romanong sundalo, tunay niyang ito ay anak ng Diyos. O, sumuko sa kanya, sumampalataya. Yung mga Pareseo, sumuko ba o hindi? Ay, wala akong nabasa. So, inaamin mo na hindi lahat ay sumuko? Ang stand ko, sumuko lahat ng mga bagay. Pero yung mga Pareseo, sumuko ba o hindi? Again, sabi ko, nung ipinako si pakisagot Kristo lang, sa cross... Pakisagot lang kung yung mga Pareseo sumuko ba o hindi. Yes or no lang yan. Wala akong mababasang sumuko. Pero ito nga, may 15 seconds ako. Nung si Kristo ay napako na, yung mga kasalanan ng mga Pareseo, sabi niya nga huwag mong, ama, huwag mo silang kagalitan. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Doon nga patatawarin na ni Kristo lahat. Ito tanong ko. Ng kasalanan. Ito bang unang Korinto 15:27 at saka 28 magkarugtong ba o hindi? Magkarugtong yan. Okay, magkarugtong. Okay. Sabi dito sa 28, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin, yan ba ay past or future? Ayan ay past na. Past na. Yun bang, yung pasusukuin ay past? Paki-confirm lang? Past bang pasusukuin? Yes, sumuko siya. Okay. Nung siya ay pinako sa Jesus. Anong dictionary ang batayan mo, no? Na yung salitang pasusukuin ay past? Biblia ang usapan natin, hindi dictionary. So wala kang patunay na yung pasusukuin ay past? Sarili mo lang? Meron. Ayun nga, yung Pilipos, 2:1-8. Ang sabi ko dito, yung salitang pasusukuin, no? So, yung pasusukuin, sabi mo, sige. Past. Okay, sige, bahala na mga makikinig dyan. So, dito tayo sa prototokos, no? Sige. Sa Colossians 1:15, ginamit yung salitang prototokos. Ang prototokos ba ay panganay o hindi? Ang prototokos sa literal na kahulugan ay panganay. Okay, salamat. Kapag panganay, no? Nilalang ba o hindi? Hindi lahat ng panganay ay nilalang. Okay, sabi mo hindi lahat ng... Okay, sinong panganay ang hindi nilalang ayon sa Biblia? Si David. Si David. Si David ba hindi nilalang? Ang sabi, siya ay panganay sa mga hari. Kung si David siya ay panganay. Kung si David sa mga ay hari. O ito tanong, kung si David ay panganay, si David ba ay hindi nilalang? Yes or no? Sa kanyang pagkatao, siya ay nilalang. So si David nilalang, inaamin mo? Oo naman, siyempre tao si David. Salamat. Sa kanyang pagkahari, no?
meron bang nag naglagay sa kanya sa posisyong iyon o wala? Siyempre mayroon. So meron, ah, so meron talagang naglagay, so meron talagang nagana sa kanya. Salamat yes, naman. Yes, di ako okay. Tutol doon. Yung salita, daw naman tayo sa Proverbs 18. Time. Alright, okay. So natapos na ang ating 10 minutong cross-examination. So dadako na tayo mga kapatid, mga kasama, sa 15 rebuttal ng negative. Ready na po, kapatid na Samuel? Ready na. Sa inyong 15 minuto. Okay, so binibigyan na natin ang 15 minuto. Go! Okay, maraming salamat na. So dito makikita niyo talaga no kung gaano kapalpak ang argumento ng ating kausap. Bakit ko nasabi, no? Sabi kasi dito no, sinabi daw niya ang katuparan daw ng Filipos 2:5 hanggang 7 ay yung nakasulat sa 1 Corinto 15:27. Palpak, alam niyo kung bakit? Ano ba ang tinutukoy dito sa 5:7? Sabi dito no, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So aling panahon ang tinutukoy dito? Yung panahon na siya ay nagkatawang tao, no? Hindi pa binanggit dito yung panahon na siya ay pinako. 'Di ba? Natandaan niyo? Kasi ang nakasulat dito, yung no, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So yan yung sinasabi diyan na yan nga ay nasa past tense na kasi nga sabi hinubad. Samantala, yung nasa unang Korintong 15:27 yung gamit na sinasabi niyang katuparan daw, ganito ang ating mababasa, no? Tingnan niyo kung ito ba ay in a past, no? Past tense ba? Or future tense? So, counting grammar lang naman ang ating gagamitin, malalaman agad natin, eh. Sasabi dito, no? Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa lalim ng kanyang paa, datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na tinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. So meron palang panahon na lahat ng mga bagay ay pasusukuin. Kailan yan? So iangat lang natin ang basa ng konti. Basahin natin sa 26. Ang kahuli-hulihang kaaway nalilipulin ay ang kamatayan. Diba? Isumunod, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay, di ba? So, ang kahuli-hulihan pala, no? Na kalilipulin, or ang kahuli-hulihang susuko pala, ay yung kamatayan, no? Lilipulin yan. So, kapag napasuko na lahat ng mga bagay, susuko din yung anak, di ba? So, doon sa salitang sinabi sa unang Korinto 15:27 na susuko, ang tanging, no? Itinangi lamang, or exempted lamang sa pagsuko na magaganap, ay ang ama, inamin niya mismo yan. At inamin niya na hindi daw sumuko yung mga Pariseo. Kaya palpak talaga yung unawa niya na ito daw ay naganap na. No? Kasi siya na mismo umamin na hindi sumuko mga Pariseo. Kaya paano maganap yung sumuko lahat ng mga bagay maliban sa ama kung hindi naman pala sumuko yung mga Pariseo? Kita niya, di ba? Palpak. At lalong palpak na pagdating sa 28, no? Kasi ang paniniwala nila magkapantay daw. Samantalang ang mababasa sa 28 ay ganito. Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, no? Take note, no? Mapasuko. No? Gamit na tayo ng grammar kahit kapiraso lang. Yung salitang mapasuko, past ba yan? No, ako naman, no? Kung magkagayo ang anak rin ay pasusukuin. Dito sabi niya kanina. Ito daw salitang pasusukuin ay past tense. Iwan ko lang ha, pero magtanong kayo sa sino mang guro, no? Na kilala ninyo kung yun bang salitang pasusukuin ay past tense. Pero ito sinasabi ko sa inyo, yung salitang pasukuin yan ay future tense or magaganap pa lamang, no? Sa hinaharap pa yan. Ano daw ang mangyari? Ang anak ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat, no? Tama na yung anak ay makapangyarihan, no? Siya ay makapangyarihan sa lahat, no, ng mga ipinasuko sa kanya, no? Lahat ng binigay sa Diyos na susuko sa kanya, siya ay makapangyarihan doon. Pero hindi siya makapangyarihan laban sa Ama. At lalong hindi sila pantay. Di ba? Alam mo kung bakit hindi sila pantay? Kasi siya ay susuko, no? Bakit siya susuko? Upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Si Kristo ba tinawag na lahat sa lahat? Di ba? Sino ba ang lahat sa lahat? Ayon dito sa 1 Corinto 15:28. Ang Ama lang po 'yan, no? Ang Ama talaga ang pinaka pangapangyarihan, no? Lahat sa lahat, wala nang exempted diyan, pati ang anak diyan, no?
Pati ang anak mas makapangyarihan sa kanya ang ama kasi ang ama ay lahat sa lahat. Pero yung anak, hindi siya lahat sa lahat. So maliwanag na hindi talaga sila magkapantay kasi nga siya ay sasoko. So doon naman tayo sa Proverbs 8:22. So ito, hindi ito napag-aralan no, ng tama ng ating kausap. Ang sabi kasi sa Proverbs 8:22, no, yung salita dito na inari ako ng Panginoon, hindi daw yan nilalang. Abay, tika, gamit tayo ng kaunting Hebrew. Kasi yung Hebrew, yan yung ginamit na original word, no? Nung isulat itong kawikaan. So, tingnan natin sa original Hebrew kung ano ba yung ginamit na salita dyan. So, yung salitang possess dyan, no? The Lord possessed me in the beginning of His way. Yung salitang possess dyan, ang ginamit na salita ay kana, no? Kana. Na ang kahulugan, a primitive root to erect that is create, no? By extension to procure, especially by purchase. So, meron pala talagang create, no? Merong creation na naganap. So, yung sinabing the Lord possess me, nangangahulugan nyo na siya ay ginawa, no? Create ng Diyos. Kailan? Doon sa panahon na tinatawag na everlasting, no? Kasi yung panahon na hindi kasama sa ating literal na panahon, ang tawag sa Biblia dyan, everlasting yan. Hindi yan sakop sa literal na panahon natin. Eh. Hindi yan sakop sa panahon natin. Everlasting yan. So, si Kristo pala ay na-create, no? Bago pa man nagkaroon ng literal na panahon. So, siya ay na-create sa panahon ng everlasting. Di ba ang sabi? I was set up from everlasting. Oh, ang linaw ng talata. Kailan siya na-set up? Doon sa panahon ng everlasting. Sino ang nag-set up sa kanya? Diba? Anong sabi sa 72? The Lord possess me. So talagang merong gumawa sa kanya, merong umari sa kanya, merong nagpalabas sa kanya. At yung nagpalabas sa kanya, syempre una yun kaysa kanya. Diba? Hindi sila sabay umiral. No? Kaya nga ang sabi dito, sa awit 2:7, ito hindi rin niya ito naintindihan talaga ng tama. Kasi ang sabi niya, tumutukoy daw ito sa kapanganakan doon ni Maria. Mali. Bakit ko nasabi? Basahin natin, no? I will declare the decree. Tagalogin natin. Ang sabi dito sa Tagalog ay ganito. Share ko lang. Okay. Sabi sa Tagalog, sa Awit 2:7. Sabi, no? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ano daw ang sabi, no? Sinabi ng Panginoon. Yun bang salitang sinabi? Future ba yan? Sabi niya, hula daw ito eh. Hula ba yan? Ano ang sabi? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Ano daw? Sasaysayin na lang. Bakit sasaysayin na lang? Kasi yan ay matagal nang nangyari, no? Nangyari yan sa panahon kung saan wala pa si David, no? Sa panahon pa lang noong una, yan ay nangyari na yan. So, ang Diyos ay nagkaroon na ng pasya. Ano yung pasya na yon? Na sa araw na ito, ipinanganak kita. Diba? So, merong araw doon sa panahon ng everlasting na kung saan yung anak ay ipinanganak, no, ng ama. Kaya nga tinawag na anak eh, no? Bakit mo tatawaging anak? Diba? Kung magkapantay kayo. Bakit tinawag ama yung isa, samantalang isa yung anak? So, dyan pa lang sa katawagan na yan, makikita na agad natin na talagang hindi sila magkakapantay. Kasi kung magkapantay sila, dapat pareho na silang tinawag na ama noon pang una. Diba? So, napakaliwanag ang sinabi dito, sa araw na ito ipinanganak kita, so meron talagang araw doon sa panahon na kung saan wala pang mundo. Ayon sa Proverbs 8:22, wala pang mundo, wala pa kung ano man dyan, siya ay ipinanganak na ng ama. So, yan yung pasya na sinaysay niya kay David. Hindi ho yan hula. Diba? Hindi yan hula, kundi yan ay pagsasaysay lamang sa nangyari nung una. Kaya nung tanong niya kanina nagtukul kay Jesus, sabi ko naman, yung Jesus, yan yung pangalan ng katawang tao na ipinanganak ni Maria. Samantalang ang pag-uusap natin ay yung patungkol sa kanyang kalagayang Diyos. No? Ikaw na mismo nasabi kanina, yan kanina na hindi tayo nag-uusap patungkol sa kanyang kalagayang tao, kundi sa kanyang kalagayang Diyos. Yung Jesus sa kalagayang tao niya, yan, no? Yan yung pangalan sa kanyang ano, yung katawan na kanyang ginamit. Di ba? Kaya malinaw, no? Ito lang gusto kong pansinin ninyo, yung pagkakaiba, no, ng Awit 92
Ang sabi kasi sa awit na Bintados, ganito, bago nalabas ang mga bundok, bago nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Diba? Meron bang binanggit dito na yung ama may pinagbuhatan? Diba? May nabasa ba kayong pinagbuhatan sa sitas na ito? Ano ang sabi? Mula, bago nalabas ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Yan ang sabi sa sitas. Tumutukoy yan sa ama. Samantala, no, yung tumutukoy naman sa anak, ganito ang pagkasabi. Ito hindi ito napansin nila eh. Pero ito ipapakita ko sa inyo. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na malito pang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Diba? Or ang pinagbuhatan niya ay everlasting, kung sa English natin yung basahin. So, meron talaga siyang pinagbuhatan. Meron siyang pinanggalingan. Yan nga yung isinasaysay niya doon kay David sa awit do city. So isinasaysay niya kung ano yung pasya na nangyari noong una, 'di ba? So yung pasya na yun, diyan siya nagbuhat or diyan siya nag-umpisa. Kaya nga ang sabi no sa John 1:1 nang pasimula. No? 'Di ba? Bakit sinabing nang pasimula? Kasi nga naman talaga merong pasimula yung berbo. Ang pasimula na sinasabi dito ay pagsimula na ito ng pag-iral ng berbo. Diba? Kasi ang nabanggit lang naman dito sa sitas na ito, John 1:1, ay ang berbo lang at saka yung Diyos Ama. Pero may pasimulang binanggit. Kaya nun pasimula yan. Hindi yan sa Ama kasi ang Ama, nabasa na natin, walang pasimula. Pero ang anak ay may pinagbuhatan. May pinagbuhatan or may pinasimulan. Diba? Kaya nga ang sabi, nang pasimula siya ang berbo. So may pasimula talaga. So, hindi talaga sila sabay nung umiral. May pasimula eh, no? So, dyan palang kitang-kita natin na palpak yung argumento ng ating kausap, no? Hindi niya naintindihan ang kanyang mga binabasa. So, ginamit pa na yung Genesis 1:1. Na yung Genesis 1:1 daw, ipinapatunog niya na ito raw yung nakasulat sa ano. Ito din daw yung pasimula. No, doon sa John 1:1, mali, no? Kasi ang pasimula na naman na binanggit dito sa Genesis 1:1 ay ang paglikha ng langit at ang lupa. Nandiyan sa sitas eh. Basahin mo lang naman ang buo, malalaman mo na agad kung aling pasimula ang tinutukoy, 'di ba? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Oh, so ang pasimulang tinutukoy diyan ay hindi yung paglikha niya sa berbo or sa anak. Hindi yan tumutukoy sa existence ng anak, kundi tumutukoy yan sa existence ng langit at lupa, yung nakikita natin ngayon. So, may pasimula yung ano, yung langit at lupa na nakikita natin ngayon, no? Yung lupa, mayroon niyang pasimula ayon mismo dito sa sitas. Kaya pagdating dun sa John 1:1 ay meron din talagang pasimula yung anak, no? Isa pang ano, isa pa sabi niya, yun daw nasa John 14:28. Yun lang namang daw ay tumutukoy lang daw sa kanyang ano, nung siya ay nasa katawang tao. Parang sinasabi niya mga kapatid no, na ang salita pala ni Kristo ay nagbabago. Iba ngayon, eh pagdating sa katapusan, iba na naman. No, basahin natin yung sitas, John 14:28. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at parito ako sa inyo kung ako'y inyong iniibig. Kayo'y magalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ano ang last sabi two niya? Minutes. Ang Ama dakila kaysa akin. Hindi siya sinabing, ang Ama ay dakila sa akin ngayon. Bukas hindi na. Pero siya sinabing ganyan, kundi ang kanyang sinabi ay definite talaga yan. No? Na ayon sa ating binasa kanina, ang salita ni Kristo, no, ay same yesterday, today, and forever. So, kung sinabi niya na ang Ama ay dakila sa akin, pagdating ng panahon, no, malalaman natin na talagang ang Ama ay dakila sa atin. Yan nga, ano, yung panahon na kung saan ang lahat ay susuko na sa anak. So, dito sa Filipos 2:10, ganito ang ating mabasa. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa sa langit, at nang nasa ibabaw ng lupa at nang nasa ilalim ng lupa, no? At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon na si kaluwati ng Diyos Ama. So ito na yung sinasabi doon sa unang Corinto 15:27 na susuko ang lahat ng mga bagay sa kanya. Ito yung panahon na kung saan ang lahat ay luluhod na sa anak.
ano ang rason? No? Alamin natin, ano ang rason bakit lahat ay sasoko dun sa anak? Nakasulat sa verse 11, no? Upang ipahayag lahat ng madilan ni Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kita nyo, di ba? So, yun palang pagluhod, para pala yun sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Hindi sinabing pagluwalhati sa Diyos Ama at sa kaanak. No? Bakit ang Ama lang ang binanggit no na sinasabi dito na ikaluluwalhati yun? So, nagpapatunay lamang yan na hindi talaga sila magkapantay. Diba? Kasi, no, nung sa Pilipos 2:10 na ang lahat ng tuod ay luluhod, no, nangahulugang pagsuko. Diba? Kapag sila ay mapasuko na, gayon din ang anak ay pasusukuin rin sa Ama. Yun bang salitang pagsuko? Yun ba ay kapantay? Naku naman, simpleng logic lang. Susuko nga eh, tapos kapantay, no? Kaya dito maliwanag, no, natindigan natin na talagang si Kristo o yung anak ay hindi talaga kapantay. Alright. So, natapos na po ang ating 15 minuto ng pag-rebutal ng ating negative. Dadako na po tayo sa huling 10 minutong cross-examination. Kapatid na Denmar, ready ka na po ba? Okay. Apo, ready na po. So, bibigay ko na sa iyo ang 10 minuto. Go ahead. Okay. Diyan sa John 1:1, no? Ano ang kahulugan nung salitang nang pasimula? Okay, so sabi ng pasimula, may umpisa talaga. So sa umpisa, no? Sa umpisa pala, berbo siya. Ano ang sinasabi diyan, nang pasimula o nang umpisa? Nang pasimula ang sinasabi diyan, ang kahulugan may umpisa. Okay. Ano ang Greek ng pasimula? Okay. So, ang Greek na ginamit ng salitang ng pasimula ay ito. So, yan ay NRK. Pasimula, ha? NRK yan. Ano ang ibig sabihin ng RK? Okay. Ang ibig sabihin ng RK ay ito. Kung makikita, makikita mo yung sa akin screen, i-share ko lang sa iyo yung screen ko. Okay, sige. Okay. So, ito yung kahulugan ng RK, no? From properly abstract a commencement or concrete chief in various applications of other time, place, or rank, no? Beginning, corner at the first, mm-hmm, no? State, magistrate, power, principality, first, principle, role. Okay, first. Talagang may first, may beginning, okay, no? Nakasulat dito sa definition ng arke. Okay. Okay, time, okay, next sige question. Okay, sige. Okay, sige, ganito. Ngayon, nung sinabi dyan na tawag dito nang sinabi diyan na nang una kasi first eh nang una nangangalugan ba diyan na may pasimula o nung una nangangalugan talaga yan may pasimula kaya kasi sinabi nang pasimula kasi nga may pasimula anong panahon tinutukoy yang nang pasimula okay anong panahon yan panahon yan na kung saan wala pang literal na panahon or tinatawag natin na everlasting everlasting okay sige. So, lipat tayo sa ano? Lipat tayo dito sa tawag dito. Lipat tayo dito sa ano? Sa Pilipos 2:5 hanggang 6. Okay. Sinasabi mo na ang lahat ng mga bagay ay hindi, ano pala yung unang Korinto? Sige, Pilipos. Ang sabi diyan ay ang anak ay nakitulad sa mga tao. Ito ba ay naganap noong nagkatawang tao si Kristo? Oo. Siyempre, naganap yun. Nagsabi, nakitulad sa tao. Nung nagpakababa siya sa Ama, yun ba ay nangangahulugang sumuko siya sa Ama? So, ang pagsuko no, na sinasabi sa unang Korinto ay magaganap pa lang. No? Magaganap pa lang. Okay. Hindi, ang tinatanong ko, nang nagpakababa siya at sumunod sa kalooban ng Diyos na maipako sa krus, o, di ba? Pumayag siya na maipako sa krus, yun ba ay tanda ng pagsuko sa kalooban ng Ama? Wala diyang binanggit na pagsuko, kundi pagpakababa. Hindi, ang nangang, okay, babaguhin ko yung tanong. Ang tanong ay ito,
Noon nagpakababa siya at sinunod ang Diyos na mapako siya sa krus, na mamatay siya sa krus. Iyon ba ay nangangahulugan na siya ay sumuko sa kalooban ng Ama? Ang pagpakababa, siyempre, pagsuko yan, no? Siyempre naman. Okay, okay. Okay, sige. Kaya nga, hindi pa kikipantay yan. Sige, salamat. Okay. Okay, sige. Ngayon, dito sa John 14:28. Kailan sinabi ni Kristo yan? Nandito pa siya sa lupa o nandito, nandun na siya sa langit? Nandito pa siya sa lupa. At ang salita niya, hindi yan magbabago. So, tinatanong ko lang nandito kung siya sa saan lupa. Siya. Nandito pa siya nandito sa lupa. Siya sa lupa. Oh, aral na, aral yan, nung hindi yan magbabago. Nandito siya sa lupa, nung nandito siya sa lupa, ano siya, tao o Diyos? Siya ay nasaan yung tao? Tao siya. Oo, nasaan yung tao. Okay. Yung tao ba pwedeng magpakataas o magpakadakila kaysa sa Ama? Hindi. Tao yan eh. Sa pangarap lang siguro. Okay, sige. Okay, okay. Sige. Yung sa Kawikaan 8:22. Oh. Ito ba ay metaphor o literal? Yan ay kumbaga naganap sa spiritual, no? Yung sinabing inari ako, spiritual yan, hindi yan. Hindi. Ang tanong ko po ay literal ba o metaphorical? Okay, yan ay naganap talaga yan, literal, kasi nga pagsasaysay yan eh, ng mga nangyari. Hindi, Kawikaan to eh, Kawikaan. Hindi naman awit eh, Kawikaan. Kawikaan 8. Yan nga ay pagsasalaysay, no? Kaya nga, yan ay, kumbaga, yan ay talagang literally nangyari noon. Hmm. Kasi pagsasalaysay, okay, yan ang nangyari. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa, makulit ito eh, no? Dito sa Micah 5:2. No? Ano ang ginamit na Hebrew diyan sa pinagbuhatan? Okay. So ang ginamit na Hebrew sa pinag... Anong ginamit yan? Sa pinagbuhatan na ito. Tingnan natin sa Greek. So, Hebrew bro, Hebrew. Sa Hebrew, Hebrew. Yun ay kidma. No? Ano? Kidma. Ito. Pakiulit? Higma? Kidma. Okay. Kidma, kidim. Sigurado ka kidim, dyan. Kidma. Okay. Ano ang definition nung sinasabi mong Hebrew word? So, sinabi dito, no? The front of pulse, absolutely the forepart, relatively the east, or time. Antiquity often used adverbially before, anciently eastward, for time, ancient time. So, tumutukoy okay. Talaga siya sa time. Okay, sige. Okay. Ngayon, diyan naman sa Colossians 1:15. Diyan sa Colossians 1:15. Lahat ba ng panganay ay unang ipinanganak? Nangungulugan unang ipinanganak? Oh, kapag panganay sa pagkaanak ang tinutukoy mo, unang pinanganak talaga. Kapag sa paglalang okay. Naman, unang kung, nilalang. Okay. Kung may mabasa ako na yung panganay ay hindi tumutukoy sa lahat ng unang ipinanganak, aaminin mo, mali ka. Sabi ko sa kanina, kapag ang panganay na tinutukoy mo ay pagkaanak, siyempre unang ipinanganak yan. No? Kapag sinabi ng panganay sa paglalang, no? Hindi, nilalang. 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 Kung sa paglalang, nilalang. Sabihin, unang nilalang yan. So, ganoon lang naman yun. So, depende kung ano yung adjective na gagamitin mo. Nung salitang una, na prototokos. Ang tanong ko kasi, kung may mabasa ako na yung panganay ay hindi nangangahulugan palagi na unang ipinanganak, aaminin mo, mali ka. Wala kang mababasang ganyan kasi yung firstborn talaga yan ay una. Hindi, no? Yan yung okay, ganito lang okay. Yung firstborn, no? Firstborn kasi yan sa okay. English pero sa ang prototokos, yung prototokos talaga ng hulugan pinakauna. So halimbawa, kung ikaw ang pinakauna ng hinirang na hari, so prototokos ka sa pagiging hari. So pagiging hari naman yun. So depende, sabi ko nga, depende sa adjective na gagamitin mo. Okay. Okay, sige, ang haba ng sinabi. Oh, sige.
Nga ba nang sinabi ngayon ito? Okay. Sorry, last 2 minutes. Okay, sige. Thank you. Salamat po. Dito sa awit dos... Ay, hindi. Tama. Awit dos siete. Literal ba ng anak ang ama? Siyempre, spiritual kasi espiritu sila. Oo. Saan mababasa na ipinanganak ng ama? Spiritual, ha? Mababasa. Nasusulat na spiritual na ipinanganak ng ama ang anak. Basa. Okay, so nandito na mismo sa sitas nang sabi dito, aking sasayin ang tungkol sa pasya. Sinabi na pa sa akin, ikaw ay aking anak sa araw na ito ay ipinanganak kita. So yung ama nag-anak ay espiritu, no, yung anak so, na ipinanganak ay espiritu rin. So yung araw na yan ay nandoon yan sa panahon ng everlasting. So doon yan kalakip sa panahon ng everlasting. So yung okay, so next question. So yung ama ay may puwerta. Okay, so hindi yan katulad no ng literal na tao na pagkaanak. Kasi silang ay spiritual. So wag mo silang igaya sa tao. Spiritual sila, hindi sila literal or physical. Okay, okay. Sige. Okay. Dito tayo sa ano? Diyan pa rin sa awit to siete. Sige. Nung sinabi yan, ano ba yan? Metaphorical ba yan? O iyan ay literal? Okay, so gaya ng sabi ko nung una, ito ay pagsasaylaysay lamang sa pangyari, kaya literal yan. Ang tanong lang ko yan po eh. Ay metaphorical. Time. Alright. Okay po, okay. So, tapos na po ang ating cross-examination. Dadako na po tayo mga kasama sa 5 minutong conclusion. At ang unang okay magbibigay ng conclusion ay ang negative. So, ready na po ba ang negative para sa 5 minutong conclusion, kapatid na Samuel? Ready na. Okay, sige po. So, sa inyo na po ang 5 minuto. Go ahead. Okay, so maraming salamat mga kapatid. So, unang-una talaga, no, nung pag-umpisa natin kanina, so binanggit ko na no, yung Hebrews 13:8 na si Kristo, ang sabi dito, ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman na. Ayon sa ating no, pagpapatunay kanina, yan ay tumutukoy sa kanyang mga salita. At ang isa sa kanyang salita na siya rin kahapon, ngayon, at may pagkailanman, ay yung nakasulat sa John 14:28 na ang sabi, ang ama ay lalong dakila kaysa akin. So yan, hindi mo yan pwedeng sabihin na yan ay sa pagkaano lamang, no? Kasi yan ay isa sa kanyang aral. At ang aral niya ay mananatili yan hanggang sa wakas, no? Ang patunay natin dyan kanina, binasa natin, no? Yung John 12:48-49, no? Na ang sabi, ang salitang kanyang isinalita sa inyo ay siya ring hahatol. So nagpapatunay lamang na talagang yung kanyang salita or yung kanyang aral, no? Yung kanya mga binanggit doon, talagang mananatili yan. Kasama dyan yung sinabi niya na ang ama ay dakila sa akin. So siya na mismo umamin na mas lamang sa kanya yung ama, di ba? At lalo pa yung pinapatunayan, no? No? Doon sa sinabi naman, no? Sa unang Corinto 15:17 nga, 27 no? hanggang 28. So, no, yung salitang pagsoko, kailan may hindi yan mangangahulugan na pakikipantay. Ano ang sabi? Ang anak ay pasusukuin naman sa nagpasuko sa lahat ng mga bagay sa kanya. O, di ba? Kung susuko, pantay ba? Kung pantay, bakit susuko? O, di ba? So, yan yung mga tanong na hindi nila masagot, no? Kung pantay sila, edi dapat yung ama rin susuko sa anak. Ngayon, meron ka bang mabasa na yung ama susuko sa anak? Para nga naman maging pantay sila kasi mababasa natin yung anak susuko sa ama. So, kung gusto mong talagang maging pantay sila, dapat may mabasa ka rin na yung ama susuko sa anak. Meron bang mabasang ganon? Ito, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang, no? Kahit balik-balik na rin nyo na yung Biblia, wala kayong mababasa na ang ama ay susuko sa anak. Alam nyo kung bakit? Kasi ayon dito mismo sa sitas, ang Diyos Ama ay siyang lahat sa lahat. Kung ang anak man, no, ay makapangyarihan sa lahat ayon sa Revelation 1:8, ang lahat na tinutukoy doon, hindi kasama ang ama doon, di ba? Siya ay makapangyarihan sa lahat ng mga pinasuko ng ama sa kanya.
So sinasabi yan sa unang Corinto 15:27. Pero ano yung ama? Ang ama ay lahat sa lahat, no? 'Di ba? Magkaiba diyan pala, magkakaiba na eh. Makikita mo na ang anak lahat lang ang binanggit. Samantalang ang ama ay lahat sa lahat nang wala ng exemption, no? Kasi doon sa susuko sa anak, exempted doon ang ama. Pero sa susuko sa ama, wala nang exempted, pati ang anak ay susuko. Last 2 minutes po yan, kaya diyan maliwanag hindi po sila magkapantay. 'Di ba? Ano ang patunay, 'di ba? Ang ama, no, kung mapapansin niyo, ang ama nakaupo 'yun, no, sa sentro, nasa kanan niya 'yung anak. So diyan pa lang makikita mo na talaga eh na hindi talaga magkapantay sila. So, 'yan hindi 'yan maarok, no, ng ating kausap, no. Isa pa dito, no, sa sinasabi niya sa Psalms 27, dito hindi niya rin ito naintindihan. No, ang liwanag ng sinabi, ito ay pagsasalaysay na lamang sa mga nangyari noong una. Hindi ito hula. Nandito na rin mismo sinabi, no, na sa araw na ito ay ipinanganak kita. O, diba? May pagpapanganak ba na nangyari? May pagpanganak ba or paggawa or pag-ari? Talagang meron, no? Sinabi mismo sa sitas at aminado naman siya, no? Na ang anak ang tinutukoy dito, si Kristo ang tinutukoy dito, na sinabi ipinanganak kita. So, si Kristo ay ipinanganak noon sa panahon ng eternity. Kasi yung eternity ay hindi naman yan 1 second lang, no? Pakaisipin mo eternity 1 second, napakahabang panahon din yan kung ikumpara natin sa ating panahon. Kaya sa napakahabang panahon na yan, no, na tinatawag na eternity, mayroong araw dyan na ipinanganak yung anak. Diba? Kaya nga, no, kaya nga, yung ano, yung ama ay tinatawag na ng ama mula pa noong una. Sa Isaiah 63:16, ganito ang ating mababasa, no? Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw, o Panginoon, ay aming ama, aming manunumbos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Diba? So talaga pala nung walang pasimula ay tinatawag na siyang ama. Bakit tinatawag siya na ama? Kasi nga meron siyang anak. Ano ang patunay? Sa Proverbs 34, ganito ang ating mababa. Time na po. Okay, so... So, inabutan po tayo ng oras. Ano po? Darako tayo sa 5 minutong conclusion naman ng affirmative. Okay, kapatid na Denmark Stago, ready na po kayo? Opo. Okay, sige. So, sa inyo na po ang 5 minuto. Go ahead po. Okay po. Ngayon, mga kapatid, maliwanag na may mga ilang punto na hindi sinagot pang ating kaibigan. At tinantanan niya na. Tulad po ng ating inilatag na Hebreo 1:3 na sinasabi, kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Maliwanag na kung ano ang katangian na mayroon ang ama, ay gayon din ang anak. Kaya nga sila ay magkapantay. Hindi niya ito tinutulan. Hindi niyo po narinig sa kanya. Ngayon sabi niya, ang ama daw ay makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang anak ba ay hindi ba makapangyarihan sa lahat? Ito po ang ating mababasa, no? Lahat sa lahat. Kung ayan lang ang ating pag-uusapan, mayroon po akong mababasa. Ayan po, Romans 9, chapter 5, ng Lam sa translation. Whose are the fathers from among whom Christ appeared in the flesh? Who is God? God over all. No, yan naman pala eh. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat sa lahat. Kung ayun lang ang kanyang pagtataguan, may nabasa po tayo. So, pantay sila. Ngayon, nagtatago siya doon sa pasusukuin. Iyan po ay quoted lang ni Apostol Pablo. Yung kahuli-hulihan na susuko kay Kristo, ayun ay si Satanas. Di ba binasa niya yung kahuli-hulihan? Ayun ay papapa sa ilalim ng mga paa ni Kristo. Oh, hindi niya po kinuha yung konteksto na ayan ay quoted lamang ni Pablo. Oh, ngayon, sa talatang 13, binabanggit niya yung pagkabuhay na mag-uli.
Kaya ako sinasabi na nangyari yan sa panahon ng pagkapako ni Kristo. Dahil sa Pilipos 2:1-8 ay binabanggit diyan na si Kristo ay sumuko, sinabi niya kanina, no? Ang kahulugan ng pagbaba o pagpapakumbaba ni Kristo ay pagsuko. Maliwanag po niyong narinig niyon kahit po i-backward niyo sa record. Ano? Ngayon, sumuko sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Alin po ang sumuko kay Kristo? Ang lahat ng mga kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Romano Sundalo, ang taong ito ay ang tunay na anak ng Diyos. So, sumampalataya. So, nangangahulugan na ang pagsuko nila ay sumasampalataya. Kaya nga binasa niya yung 9-11, ipapahayag ng bawat mga tao na siya ang Panginoon. O, napakarami pong tao na tumatawag sa ating Panginoon at tumanggap sa Kanya. Ito ang hindi niya maintindihan. No? Ito pa. Yung Colossus 1:15, kaya tinatanong ko sa kanya itong kahulugan ng una. Hello? Nawala si ano? Nawala. Aha, nawala si... Paki-ano muna, partner. Paki... Ano muna natin yung time. Bigyan natin ng ano. Nawala na. Babalik pa kaya yun? Denmar yun, di ba? Andito pa naman siya, di ba, sa ano? Oo nga eh. Biglang nawala yung sound niya. Nawala na signal siguro. Balik, kapatid na Denmar. Baka na-mute yung iyong ano. Wala namang sign na-mute. Wala. Wala. Signal siguro yung problema. Oo. Signal, paano yung gagawin natin pag ganyan? Hintayin lang natin na bumalik. Total, sa conclusion naman. Pero kung matatagalan talaga, i-stop ko na itong record ko. Tapos, i-upload ko ito sa YouTube. So, hanggang anong oras natin yung hintayin? Hindi na siguro hanggang mamaya. ngayon lahat kayo dito ng mga asabrista kayo lahat. Opo, opo. Itong dito ngayon. Opo, opo. Kasi sabi ni kasi nakasanayan namin na pagkatapos ng debate ay I'm sorry. I post the time. So 18 seconds go. Andiyan na ba? Hindi wala wala pa siya. May binabanggit ka kapatid, ano po 'yun? Nakasanayan mo nang ang nakasanayan kasi namin na pagkatapos ng debate magtatanong yung mga makikinig na kung meron silang gustong mga linawin. Ikaso puro case din okay lang naman sa akin na magtanong kayong lahat. Hindi na okay kung lang. Kung wala kayong katanungan na edi. Next time na siguro. Ako. Kasi malalim na rin ng ano, may pasok ka pa rin. Baka sinapak na yan ng misis niya kaya biglang nawala. Ang ingay daw kasi madaling araw na. Quattro raw. Ano, ayan. Wala tayong magagawa kapag hindi na siya nakapasok. Wala na si Denmar. Okay, so, so i-stop ko na itong record ko. I-stop ko na itong record ko. So at least nakapagpahayag naman siya ng ano niya. Importante dyan. Yung presentation talaga yung first. Nandyan yung latag-lahat eh. Ano sa tingin mo, kapatid na moderator? Timekeeper. Ayos. Baka gusto mong tanongin si Brother Jim. Hindi na. Nantok na ako. Brother Jim. Meron kang ano, meron kang...